Bagamat aminadong mahalaga ang makuhang langis at gas ng Pilipinas mula sa West Philippine Sea, giniit ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin Jr. na hindi pwedeng mailagay sa alanganin ang soberenya ng ating bansa. Ito ang dahilan kaya't pinutol na ng ating gobyerno ang joint oil and gas exploration kasama ang China. Dahil kahit marami ng ginugol na panahon para rito. We got as far as it is constitutionally possible to go. One step forward from where we stood on the edge of the abyss is a drop into constitutional crisis. That explains the sudden pullback on my part, which unraveled 3 years of sincere hard work on the part of Wang Yi and me. Kinatuwa naman ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang naging desisyon ng gobyerno na putulin na ang sanay joint venture ng dalawang bansa. May pairin si Carpio sa susunod na administrasyon. Nasa frontline balitang yan, Maricel Alili. Ang pagputol ng Pilipinas sa pag-uusap sa joint oil and gas exploration kasama ang China sinang ayuna ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na kasama sa grupong nagpanalo sa Pilipinas Arbitral Tribunal. Paliwanag ni Carpio, tatlo sana ang agreement na binubuo ng dalawang bansa para maselyuhan ang joint exploration. Nakalusot ang una at pangalawa pero hindi na umusad ang pangatlo. Gusto raw kasi ng China na tanggalin mula sa unang dalawang kasunduan ang probisyon na nagsasabi gagawin ng joint exploration sa ilalim ng service contract system ng Pilipinas at ang probisyong iginigiit na Pilipinas ang may-ari ng oil at gas sa pinag-aagawang teritoryo. Hindi naman pumayag dyan ang ating Department of Foreign Affairs. If we proceed further, we will be violating the Constitution. We will abandon the arbitral award. Pero kumpirmado naman na pala ang unang dalawang agreement, pwede ba natin itong gamitin para igiit ang ating teritoryo? Kung dalawa lang, lamang pa rin tayo because there is an admission, implied admission by China that we own the oil and gas. That's why they wanted to change that. So as of now, lamang tayo. But of course, the third agreement was not signed and nothing will happen. Ano naman ang epekto ng natuldukang joint exploration ng Pilipinas sa China? Sabi ni Carpio, walang masama kung makipag-partner tayo sa China. Pero kaya raw natin na wala sila. Gaya na lang ng Malaysia na itinuloy ang oil exploration kahit tinakot ng China. Ganyan din ang ginawa ng Indonesia. Itinuloy nila ang pagsusurvey at hindi nagpasindak sa banta ng China. Samantalang ang Pilipinas, nagpabuli raw. The Chinese just scared us because Duterte allowed himself to be bullied by China. The Duterte administration was a disaster in terms of defending the West Philippine Sea. Payo ni Carpio sa susunod na administrasyon, kailangan bawiin nila ang mga sinabi noon ni Pangulong Duterte na tila nagpalakas ng loob sa China. They must undo what the president did, that China is in possession of West Philippine Sea, China can fish in the West Philippine Sea, that we will not assert the ruling. At least the President-elect Marcos said we will assert the arbitral award. Okay yun. Sa ngayon, wala pang komento ang Malacanang tungkol sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.